everyone! Welcome to Becoming Canadian! Ito ang unang vlog ko for the year 2022. Kumusta ang inyong mga New Year? At I hope na itong 2022 ay magiging maganda para sa ating lahat. Ngayon, meron na namang isang opportunity na dapat kong i-share sa inyo. Ito ay para sa mga naghahanap pa rin ng job offer para sa mga caregivers at nani natin na walang sawang naghahanap ng opportunity para makarating dito sa Canada. For your information, nag-start na kahapon, January 1st, ang bagong CAP ng pilot program ng Home Child Care Provider Program and the Home Support Worker Program ng Canada Immigration. So, I know yung iba sa inyo may nakapag-submit na at itinaon na January 1 ay marireceive ng Canada Immigration ang kanilang mga application. Meron na ring online application ang HCCP at ang HSWP na pwede na rin kayong mag-apply online. So, sa pag-apply sa online, kakailanganin nyo lang ng computer at saka or laptop at printer or scanner para ma-upload nyo lahat ng documents na nire-require ng Canada Immigration para sa pilot na to. Ang ibibigay ko naman sa inyo ngayon na information ay para dun sa mga hindi pa nakakakuha ng job offer. Alam ko na minsan mahirapan talaga kayong kumuha ng job offer lalo na kung hindi nyo masyadong kinakausap yung employer. Which is, what I mean, hindi mo kinakausap. Sa email, sa body pa lang ng email nyo, magkakaroon na kayo ng introduction para maging interested yung employer na basahin ang cover letter nyo at ang resume nyo. Pero kung talagang walang magagawa at kahit anong communication nyo sa employer ay hindi nyo sila mapursiging mag-reply sa inyo, itong ituturo ko sa inyo, sila na mismo ang magkoconnect sa inyo sa mga employers. So guys, may bibigay ako sa inyong website na ang gagawin nyo lang, kumpletuhin nyo yung mga instruction dun sa website at sila na mismo ang magkoconnect sa inyo sa mga employers. It means sila na ang hahanap sa inyo ng job offer. Sasubmit nyo lang ang lahat ng gusto nilang isubmit, tapos bahala na sila. Walang bayad, no application fee, no processing fee. So guys, ang tinutukoy ko sa inyong website ay ang Trafalgar Personnel Ltd. So ito ay isang agency para sa mga caregivers at child care na ang office nila ay nasa Oakville, Ontario, Canada. Dito makikita nyo sa website ang tungkol sa Trafalgar Personnel, kailan sila nag-start at kung ano ang mga services nila. So sila rin ang kumukuha ng caregiver at mga au pair replacement, nanny. So pupunta kayo dito sa for caregivers, click nyo yung overseas applicants. So ayan makikita nyo, overseas applicants, no fees payable sa overseas applicants at wala kayong babayaran sa kanila. So ngayon, kung babasahin nyo to, i-discuss lang dito ang tungkol sa Home Child Care Pilot Program at Home Support Worker Program ng Canada Immigration. So, bumaba tayo dito dahil nandito yung para sa inyo. So, lahat ng details na to nasa Canada Immigration website, kaya bababa tayo para do sa requirements nila para kunin nila kayo at i-connect sa employer. So, ito ang criteria para hanapan nila kayo ng job offer or maikoconnect kayo sa employer na naghahanap dito sa Canada. So guys, wala kayong babayaran dito ha. So ang criteria ng Trafalgar, kailangan ang age mo minimum 18 years old. Kailangan meron na kayong ECA. So yung mga wala pang ECA at walang language test, wag na kayong mag-aksaya ng panahon na
mag-apply dito sa Trafalgar dahil hindi nila i-entertain ang request nyo for application form. ECA, Certification Verifying Equivalency to Successful Completion of First Year University or One Year Post-Secondary in Canada. Language Skills, so may note pa sila dyan, proof that you have valid IELTS or the French equivalent. May note sila dyan, we do not speak French in this office. So, obviously, English ang inaccept nila. Experience, proof that you can complete the duties required and work independently. So, ability to function, applicants must be able to function independently in a home setting. So, ang nire-require lang nilang age ay minimum 18 years old, but walang age limit. So, obviously, ang hinihingi nila rito ay ang parehong eligibility requirement ng Canada Immigration, which is ECA, IELTS, proof of experience, or training or course sa caregiving. So, sabi dito, ang Trafalgar Personnel Ltd requires an experience, a minimum of 1 to 2 years full-time employment related to the pilot you are choosing, completed within 3 years of the date of your application. Excellent work-related letters of reference and reference check report. So, however, in the case, there must be at least one excellent reference check for a minimum of 1 to 2 years related experience from at least one previous employer. So, ang hinihingi lang nila rito ay reference letter galing sa employer. So, to request an application form para i-connect nila kayo at hanapan kayo ng job offer, ito ang mga nire-request lang nila. Those looking for employment under the two pilot, forward an email request to info@trafalgarpersonnel.com and include the following information. So, malinaw guys, i-email nyo lang at i-include nyo tong full name as noted in your passport, email address, current city and current country of current address, nationality, previous work experience in past 3 to 5 days, summary, care-related employment, noting if it was paid or volunteer work, the name, address, city, date of employment, start and date of completion, date, job title, and hours of work. So, very detailed sila. So, in the past 3 to 5 years, kailangan meron kang 1 year experience, naka-note doon, i-note mo kung paid yon or volunteer. Tapos noon, pag nagkaroon na kayo ng email request sa kanila, we will then forward, sabi nila, an online application link. Tsaka lang sila magbibigay kapag in-assess na nila yung pinadala nyo. So, yung application form daw nila, completed in 2 parts. Part 1 requires a passport size photo be attached. Part 2 must be completed immediately afterwards. It includes a section for you to complete a Dear Family letter of introduction and requires the attachment of the following documents at the end. So, ito yung mga i-attach yung document. IELTS, ECA certification, letter of reference related to the pilot program you wish to apply for. So, letter of reference from employer. 1 to 4 casual photos mounted on a maximum of 1 page. Any additional related certification if applicable. First aid, driver's license, CPR, ECA, RN diploma, etc. Ayan ang sabi, maliwanag. There are no fees payable to Trafalgar Personnel Ltd. for any of our services related to applying for, searching, or securing employment in Canada as a caregiver. So guys, malinaw. Gagawa daw kayo ng Dear Family Letter of Introduction.
and requires the attachment ng document, ang apat na document na to, IELTS, ECA, letter of reference from employer, at 1 to 4 photo na nasa isang page lang nakamount. So, parang pagdidikitin nyo lang yung mga picture nyo. So, alam nyo ba kung ano yung Dear Family Letter of Introduction? Yun yung parang profile nyo. So, kapag ginugel nyo yung Dear Family Letter, maraming lalabas doon na example. Halimbawa ito, mag-google tayo nito. Halimbawa ito. So, guys, ito ang sample. Magbabasa ko sa inyo na ginugel ko ng Dear Family Letter. Nakalagay, parang sulat. Dear host family, thank you for taking the time to read my letter. For example, my name is Betty and I'm 19 years old. I'm living with my mother, my 12 years old sister and two dogs in Hamburg, which is a big city in the north of Germany. My dad lives with his new wife and son half an hour, but I see him regularly. So, yung letter, para lang siyang letter. I would love to become your next nanny because I love children and enjoy spending time with them. I am prepared and I'm well aware of the fact that being like a big sister for your children comes along with responsibilities for them. And it will not always be just play and fun. My calm and patient personality will help me to master more difficult situations, for instance, when the kids are tired or don't want to listen to me. So, yun ay tungkol lang sa trabaho mo, pagmamahal mo sa trabaho mo, kung gaano mo na-enjoy ang pag-aalaga ng mga bata. Tapos yung letter na yun, naka-address yun sa family, kaya tinawag na Dear Family. Para lahat ng employer na makakabasa nun, at least, di pa naman nila kayo nakikilala, basahin pa lang nila yung intro nyo, pagpakilala nyo sa sarili nyo, sa family mo, at kung paano nyo ginagawa yung trabaho nyo, at paano kayo magmahal ng bata, mag-care, tuloy, nagkakaroon sila ng interest. So, kailangan nyo gumawa nitong Dear Family Letter as part ng requirements ng Trafalgar Personnel Ltd. So, at the same time, meron kayo dong 1 to 4 photo na maaring nakatayo kayo, naka-smile or half body or whole body para makita ng mga employer yung inyong profile. So, sila na ang mag-upload nun sa profile nyo dahil imamatch nga nila kayo sa employer. So, ayun guys. So, isa ito sa opportunity nyo. One time lang kayo mag-apply dito sa Trafalgar Personnel Ltd. Sila na ang mag-work sa inyo para makahanap kayo ng job offer. Tapos, pag nakahanap na sila ng magbibigay sa iyo ng job offer, then you could proceed with the application with Canada Immigration. So, malinaw guys, no fees payable dyan. Ang isa pang website na i-introduce ko sa inyo ay ang itong Preferred Personnel of Canada. So, ito ang website regarding child care at mga nanny. So, ito ang Preferred Personnel of Canada. Makikita nyo dyan, Home About Us. So, ganun din, katulad ng Trafalgar Personnel Ltd, magsasubmit lang kayo sa kanila ng application at sila na ang bahalang humanap sa inyo ng employer at na magbibigay sa inyo ng job offer. Again, ito, libre ito, wala kayong babayaran. So, pupunta lang kayo dito sa Become a Nanny. Fill upan nyo lang itong contact information. Yan, email nyo. Mahaba ito, guys. Pero pagtiyagaan nyo na dahil one time lang to, tapos sila na ang bahalang maghanap ng employer para sa inyo. Yan. Sagutin nyo lang yung mga question dyan. In short, mahaba itong application form nila. Ito ngayon ang gagawin nila para sa iyo. Kapag bago nyo i-submit to, sabi nga nila rito, Preferred Personnel will, on your behalf, at no cost, sila magre-represent sa iyo, walang bayad, find an appropriate and good employer for you.
At of course, may nakalagay sila rito, do not submit confidential information such as credit card details, mobile and ATM PIN, and account passwords. So, ang office nito ay nasa Edmonton at sa Toronto. So, pag natapos nyo na fill upan yan, i-click nyo lang ang submit. So, guys, yan, dalawang company dito na willing na mag-connect sa inyo sa employer regarding home child care and home support worker pilot program ng immigration. All you need to do is just complete the requirements doon sa dalawang agency, tapos sila na ang bahalang maghanap sa inyo at kumonect sa employer. Walang age limit at walang babayaran pag ginawa nyo itong mga procedures na to ng pag-a-apply. Again, guys, thanks for watching. For those dun sa hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, subukan nyong mag-subscribe at marami naman kayong matututunan sa aking channel. Huwag nyong kalimutan i-hit ang all notification bell para lagi kayong mabigyan ng notification ni YouTube. And kung nagustuhan nyo itong video na to, pahit na lang ang like dahil alam nyo nakakatulong yung mga like nyo para mag-grow yung channel ko. Para makapagpatuloy pa rin akong makapag-vlog at makapagbigay sa inyo ng mga information. Again, Happy New Year to all of you. It's the second day of 2022 pa lang. At yung iba sa inyo, alam ko, balik na sa work. Ako, meron pa akong isang araw bago bumalik sa work at sana maganda talaga ang magiging takbo ng ating bagong taon. Again, thanks for watching and I will see you on my next vlog and God bless to all of you.